The Bible says in Hebrew chapter 4, verse 12, "For the word of God is great and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joints of marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." And in 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, "All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work." So, wait lang po, ano? I-invent lang po pala yung mga bago natin muna. Pwede po tayo mag-CR break muna. 2 minutes. 2 minutes break. 2 minutes break. I-welcome po muna yung mga bago dating sa Zoom at sa church. Welcome, Kuya Rich. Miss you, Kuya Rich. Welcome po sa Father Nico AGC, si Pastor Armand Fortunato. Word of God. Ang ating mga pinakapoging pastor, si Pastor Edwin. Ooh! Yay! Bilo-bilo yan. Bilo-bilo. Alam na. Panalo eh. Nanalo ka? Para naman. Bilo-bilo. Hindi nga. Hindi lang sila naka-expo ng maayos lang. Kasi dapat may coach. May maayos yung nagpo-coach doon. Actually, malalakas naman lahat ng player eh. Lahat ng mga team. First of all, I just wanna thank God sa buhay po ng mga bagong kasama po natin, no? Mga kapatid, welcome po sa Tabernacle Christian Fellowship. At kami po ay nagagalak at may nadagdaga po ng sister dito po sa BCM. Amen. No? Amen. 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 Sister Joanie ba? At si brother? Neil. Neil. No? Wow, maganda ng pangalan, ano? Kapols. Kapols. Amen. Actually po, ang TC po kasi dati, ang majority is couples. Mga couples at mga sisters, no? Kasi marami tayong mga kapatiran sa hospital, sa Abdulaziz, sa King Faisal, at sa ibang pang sa Erfan, no? So, nakakamiss din yung mga, ano, no? Yung mga kapatid nating mga kababaihan, no? Na nakasama natin ng, ano, no? Mahabang panahon, no? Parang dandanan natin dito, ah. Amen, no? So, yun po, no? Masarap isipin na nandito tayo sa mahabang panahon at nagtatrabaho tayo dito at patuloy pa na mahaba yung panahon, no? Na nandito tayo, no? So, yun po, no? At, Bro, Neil, pagka lunch time, nakikumain sa bahay, dito nakikumain. Para makita nyo po kung paano po sigain yung mga yan. Ano mo naman dito, pag Friday cheat day yan eh. So yung Saturday hanggang Webes, puro mga kubus-kubus yan. Mga kapsa, itlog, noodles, indomie, yan. Pagka Friday, yun. Thursday night pa lang pag hindi, Thursday night, nagluluto na si Ellie, di ba? Opo. Nagluluto na ng hapunan nila eh. So, darating sila rito, final na po, titas. Kain ulit. May schedule ng basketball eh. Hindi na nga natutulog yung iba dyan eh. Excited eh. Diba? Parang sila, Mark. Madaling araw pa. Ano kasi kinatong kayo natin? Wala ka na. Ah? Nandiyan pa oh. Tapos, ilang kayong player? Sampu? Siyam. Siyam? Bil mo, siyam sila, kami anim. Alangan siyam pa na. Hindi na. Alangan siyam pa na. Dalawang bilang mo din. Pero wala akong shoot eh, malas. Wala akong, may bilo-bilo ah. Amen. So, yun po no. Sa akin nga, ang mananampalataya ay patuloy pong
pinalalamin ng Panginoon yan. Amen? Parang ano yan eh. Para tayong yung butil, para tayong ano yan eh, na iahagis lang, no? Parang yung farmer, di ba? Pag naghagis ng butil yan, yung Diyos ang gagawa ng ano yan eh, ng kapangyarihan dyan eh, no? Mag-ugat, tutubo, at palalaki, no? So tayo po, itatanim lang po natin, iahagis lang, and God will do the rest, no? So makikita po natin, sa mga Kristiyano po, no? Wala pong kumukunti, bagkus palagi po tayong dumadami. Amen. Amen. So siguro, baka hindi pa nagra-rapture, baka kasi may konting bilang pang Lord, no? Na kukuhanin niya, di ba? Amen. Kasi yung Lord may ano yan eh, may sariling kaparaan niya, di ba? Na malay natin may bilang ang Lord, kung ilan yung dadalhin niya sa langit ng mga kasama, no? So hopefully yung mga pamilya po natin, mga relatives ay makasama natin, no? Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Makibukas po tayo sa ating pong text sa araw na ito. Dapat pala malaki na yung letra ng ano kung nakasulat dito. Luke 24. 24, 44. 44, 53. Ay na pala. 40, malaki, no? Amen. Sabi po dito, He said to them, This is what I told you while I was still with you, that all things which are written in the law of Moses, the prophets and the Psalms concerning me must be great. Sabi nga, no? It is necessary, a divine necessity fulfilled. 45. Then he opened their minds and that they might understand the scriptures. He said to them, Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day. So, ayan po yung heart of the Bible, no? Ayan po yung gospel. Kailangan mag-suffer ng ating Panginoong Jesus, at siya po ay kailangan mamatay at ilibing, and the third day, he was risen. He was rose again, no? From the dead. So, yun po yung ano po ng Bible, no? Amen. And that repentance and remission of sins should be preached in His name to all the nations, beginning at Jerusalem. O nga naman po, no? Sino nga po ba magpapatawad sa atin kundi ang ating Panginoong Jesus po, no? Although tayo po ay nagpapatawad sa salita natin, no? Minsan, sige bro, okay na yun. Sige sis, okay na yun. Tapos na yun. Kundi lang ako kumalaan pala dahil ako sinabudutan na kita, no? Ganun yun, di ba? So, sabi dito sa 48, You are witnesses from which we got our word martyr of these things. Behold, I send for the promise of my Father on you, but wait in the city of Jerusalem until you are clothed with power from on high. So 50, He led them out as far as Bethany, and He lifted up His hands and blessed them. It happened while He blessed them that He withdrew from them and was carried up into heaven. They worship Him and return to Jerusalem with great joy and were continually in the temple, praising and blessing God. Amen. So, yun po yung text po natin for today. Amen. So, tayo po ay manalangin. Diyos Ama sa langit, salamat po sa mga oras na ito. Lord, make me worthy, Lord God, sa paghahayag ko ng salita mo sa araw nito. Help me, Holy Spirit. Truly na ikaw ang director ng mission ito. Kaya ina-acknowledge po namin ang iyong presensya sa mga oras ito. Lord,
Help us to understand your word for today and give us the spiritual understanding, O Lord God, sa lahat po ng mga mensahe na marinig po namin sa iyo sa araw nito. Lord, forgive me once again, ano po mga balakid na nakita mo sa akin. Lord, cleanse me. Forgive me, Lord God, with your most precious blood, Lord Jesus Christ. At sa mga nagkasala sa akin, ay pinatawad ko na rin sila sa mga os ito. Father God, thank you for your work for today. Inaasahan po namin, Lord God, na ikaw po ang siyang magsasalita po sa amin at gagamitin mo lamang po akong isang sisidlang walang laman at ikaw po ang magmimensahe sa araw na ito, Lord God. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, ang title po ng text for today is Forgiveness and Power. So, yan po ay matatagpuan naman po natin sa ating Panginoon, no? Paano ba tayo magpatawad? Yan. Sa atin muna personally, no? Kasi sa atin, may kanya-kanya tayong ugali kasi may kanya-kanya tayong nakalakihan. So, magkakapatid, hindi naman pare-pareho lang ugali, di ba? May mabait, may konti, may hindi, di ba? Merong, sabi nga, may black sheep pang tinatawag sa pamilya, di ba, no? Pero minsan yung black sheep na yun, yun pa yung nagbabago, eh. Di ba? Marami tayong, sino ba yung hindi black sheep sa family, di ba? Amen? Ako, ano rin ako, eh. Siguro sa kulay ko na rin, ano? So, marami naman talagang black sheep, di ba, sa family. Ako, kung makikilala niyo ako personally, talagang ano rin ako. Marami rin akong pinagdaanan sa pagiging, ano, no? Bilang isang tao, no? Na nilikha ng ating Panginoon. So, kung bibilangin ko rin yung kasalanan ko, ay baka hindi talaga kayang bilangin, no? Hindi, marami talagang, lahat naman tayo nagkakasala. But, sabi nga, there is power, there is forgiveness sa presensya po ng ating Panginoon. Amen? So, sabi po dito, sino po naniniwala na kapag tayo po ay pinatawad na ng Lord, ay pinatawad na? Amen. Amen, no? Kasi po, ayun yung pagkakaiba ng Diyos sa tao, di ba? Minsan kasi ang tao, kapag pinatawad ka na, ay uulit-ulitin pa yun, no? Minsan nakakarinig ka pa, di ba, no? Akala ko pa, pinatawad mo na ako. Nakikita kasi kita, eh. Di ba, no? Lalo na kung may... Nakakarinig yata si Kuya. Pinatawad si Kuya. Ano? Akala ko okay na yung ano natin na pag-usapan. Hindi. Pag nakikita, kita naaalala ko yung mga ginawa ko. Ang haba na naman ang usapan nito, sabi ko. akala ko okay na eh, no? Bibilang na mga ilang months, no? Tapos mga ilang years. Nalig ko nga lang yun eh. Oo, tapos... Tapos pag kami, biglang maalala na naman yung... Sige, let's talk about our isa bilang mag-asawa, di ba, no? Maayos ka di, ha? Real talk. Di ba? Ipanila pala. Kasi, hindi pala mag-asawa. Kasi kailangan na yung talk, di ba, no? Akala ko ba, ano na yun, hindi... Pag nakikita kita, ano eh. Ganun, di ba? Hindi kasi, when you preach, sabi nga, kailangan nangyari sa life mo. Real talk. Yeah. Yeah. Real talk. Yeah. Yeah. Kasi nga, mas effective kasi. Amen. Say amen, di ba? Mas effective, di ba? Bro, patatawarin kayo pag meron bahay. Meron ba? Meron lang, no? So, lahat naman po tayo, no? So, makikita po natin, Si Mark yata, parang hindi umuwi na maaga to si Mark kung saan sa padumadaan. Salamat si Mark. Oh, kinikismis na, no? Yung pala magsusundo pa, di ba, no? Ito si... Hindi, pag-usapan na natin konti, no? Ito namang atin na si Mark.
Pagtatanggol ko siya. Lalutusan. Lalutusan mo. Mm-hmm. Amen. So, minsan, pagkagalitan si Saldi, kayo. Kami nga. Sila nga. Kayo, lahat. Ba't sinasama niyo si ano, di ba? Si Saldi. Tapos, si Jok, madadamay. Hindi niyo sabihin sa atin niyo, ako ba may sakyan? Siya daw may sakyan, sila ang siya pumunta dito, di ba? Ano? Pati lang naman. No? Kevin's kasi wala pa eh. On process pa eh. Damay. Amen. No? So, minsan, no, minsan nakatawa tayo kasi nga, totoo nga po yun, forgiveness. Paano nga ba tayo mag-forgive? Di ba? Sabi dito, may three things dito, no? Basahin ko, no? Sabi dito, sa number one, those who make things happen. Number two, those who watch things happen. And number three, those who wonder what in the world what has happened, no? So, maraming naiisip talaga, no? Minsan, alam mo, kapag smooth ang relationship ng isang mag-asawa, amen. Di ba, no? Sabi ko nga, ako tahimik na ako pagka tulog niya yung ate nyo. Di ba? May kapayapa. Oo. Kasi, wow, relax na ako eh. Kasi, pahinga na, wala na nagugutos eh, no? May time lang. Gusto kang patulogin minsan maaga, kaya lang nag-aaraw sila na ako. Ayaw na matulog. Ayaw matulog, no? So, kailangan mauna akong matulog. Oo. Ang problema nun, gigisingin ka. Ay, dati nakalimutan. Patulogin mo na maaga dito. Hindi ko pwede. Ako rin ang gagawa. Umayos ka. So, yun po. No? So, actually, masaya, no? Lalo na sa church, di ba? Kapag ang TCM kasi masaya, smooth yung relationship, no? May mga tampuhan ng konti, di ba? May mga nagpaparinigan, di ba? So, kailan kaya dadaan yan sa akin, gano'n, di ba? Kasi sila, pag nalakad sila, hindi nang bita. Eh, may sasakyan na sila, pastor eh. Katulad ni tatayan, ilang taon, isang taon na di pala ka move on. Eh, may sasakyan na kasi sila, pastor. Dati kasi noon, wala pa, kaya lagi kasama. Yung donut kasi isang area ng Pilipinas. Oo, natakot si Dasky. Si Dasky donut naman. Amen, no? So, yun po, no? Masaya po ang... Actually, wala pa nga yung mga iba dito, no? May mga pasok pa sa trabaho. Promotion. Ganun po kasi pagka last Friday, first Friday, promotion yan sa ano, no? Sa trabaho ng ating mga kapatid, no? So, makita po natin, nasa bilang pa rin naman tayo ng 20, di ba? So, pagka nandiyan na lahat yan, halos, talagang hindi mo alam kung sinong harapin mo, kung sinong ano mo, no? So, masaya talaga ang ano mo. Sabi nga, masaya ang buhay ng isang Kristiyano. Amen, di ba? Amen, di ba? Saka, mas masaya ang maging Kristiyano. Bakit? Kasi tayo ay madali tayong magpatawad. Yan yung importante. There is power. There is forgiveness, di ba? Kaya lang, siguro, pagka yung partner natin, baka gusto ko lang kulitin, no? Teka nga, parang may naalala kagad ako na parang ginawa mo, di ba? Ginawa ko. Tapos na yung plancha. Tapos na yung labahan. Di ba? Ano pa? Okay. Hindi, may inuutos ako sa iyo. Naalala yung inuutos? Nawala sa isip. Naku, ayun na. Hanapin na sa iyo. Eh, nandiyan na. Hindi mo ba nakita? Eh, ba't di mo sinabi? Surprise. Ba ba? Surprise. Amen, no? So, ganun po eh, no? Sasagot ka pa. So, napakasaya po, no? Actually, hindi naman tayo bibigyan ng Lord na mahihirapan tayo. Amen. Lahat ng bibigay sa atin ay kailangan natin tanggapin. Amen? Yes, right. Hindi mo na pwedeng sabihin, Lord, patawarin mo ako sa napili ko.
Napilit. Pwede ba natin sabihin, Lord, patawarin mo ako sa napili ko. Di ba? So wala namang ganun. Amen? Amen po ba? Huwag ganun. Magagalitan tayo ng Lord yan. Amen. So lahat ng binigay sa atin ng Lord, yan yung karapat dapat sa atin. Amen. Kaya bumawi. Yan po yan. No? Kaya sabi nga, yung pag-aaral namin kagabi, hindi ko kasi hindi ko maisingit no? Sabi ng ating teacher kagabi, carry your cross. Amen, no? Sabi ko, carry ko nga talagang kaya-kaya muna Amen, no? Sabi nga, ayan yung binigay sa atin ng Lord Ayan yung cross natin di ba? Ayan yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen. So forgiveness is necessary, no? Basahin po natin, no? Makikita po natin sa Ezekiel chapter 18 verse 20. Sige po, ay makibukas po tayo. Sa Ezekiel, sa Old Testament po tayo. Yan. Sige po, sinong nakita? Ezekiel 18. Ang ganda ng Bible ngayon, no? Ang daling hanapin. Sabi po dito, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng mas matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kakanya. So, ang kasalanan mo ay hindi po pwedeng maging kasalanan ng iba. Di ba? Parang sa ano po yan, no? Yung sa usgado, di ba, no? O parang hanggang ngayon, di ba, no? Election day, no? Bakit? Kapag may bagong presidente, 5 years, tahimik, no? Wala kang marinig na, may kasalanan yan, Yung ama niyan, diktador. Yung ama niyan, nagdakaw. May proof ka ba? Si Lord naman ang nakakalam ng lahat ng yan, di ba? So, politics talagang wow. Di ba? Nakatulog ba sila ng maayos? Amen, no? Mahirap po, no? Kasi mahirap po na matulog tayo nang may marami kang sinasabi sa iyong kapwa. Kung wala kang konsensya, talagang sanay ka na. Pero po sa atin, bilang isang mananampalataya, napakahirap po magsalita sa isang kapwa kahit hindi natin sila kapwa mananampalataya. Amen? So kasi iisipin natin, ano ba yung binigay sa atin ng Lord? Diba? Sabi nga, Jesus died on the cross for our forgiveness. Diba? He died once and for all. Hindi mo na kailangan na saktan pa yung sarili upang patawarin ka ng Diyos. Christ died for us. Amen? Kaya nga, sino ba ang andito? Sino ba may power? Jesus Christ has the power, no? Siya po ang nagbigay ng kapatawaran sa ating pong lahat. Amen? Forgiveness, there are many things for which we need. Forgiveness, the fellow that told me that, sabi nga dito, no, may mga istorya, no, na, sino po ba may mga, ako, minsan may mga, kasi sa ito may maraming ini-inject, no, di ba, pati yung mga nakaraan natin, di ba, no, okay, ayoko magturo, baka manuno ako, sabi nga, di ba, no? Amen. So lahat naman po tayo nagkakasala, no? Ako naman po, inaamin po yan. Minsan po, no? Minsan talagang mayroong in-inject sa atin si Satan. And although we know na talagang pinatawad na yun ng ating Panginoon, but still Satan is yung trying, no? Na talagang yung mag-guilt tayo, di ba, no? Sa mga nagawa nating mga
kasalanan. Sino bang hindi nagkasala ng makaisip hanggang sa ngayon, di ba? Although we are a Christian, isin nagkakasala tayo, nakapagsinungaling tayo, nakagawa tayo ng hindi maganda, di ba? But I'm telling you the truth, there is a judgment, no? Sabi nga, hindi na tayo dadanan ng judgment. I-judge tayo kung ano yung ginawa natin sa mundong ito habang tayo po ay nabubuhay bilang isang mananampalataya. So wala pong ano, no? Hindi namin pwede sabihin ni Pastor Oscar, ni Pastor Arman, o mga pastor ng TCF, na kami po ay we are free from the judgment. Lahat po tayo ay haharap pa rin naman sa ating pong Panginoon. Hindi natin pwede sabihin, Lord, nagpalayas kami ng mga yung mga masamang loob, masamang espiritu. But the scripture said, hindi ko kayo nakikilala. The Lord says, di ba? Umalis kayo sa harapan ko. So, hindi naman po lahat, no? Kasi, the Lord knows kung sino yung nasa Kanya at totoo sa Kanya. Masabi ko nga sa mga lahat ng mga preaching ko, hindi yung attendance you will be saved, no? It is your heart. And di ba na kung paano ka sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? So yun yung napaka importante. Sabi ko nga, huwag tayong magsawa sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ay, member ka, church member ka, meron ka mga ministry, no? Huwag tayong mapagod kasi nga, para maka-inherit po tayo sa langit na inaasahan po natin. Amen? So, we need to work out yung pagiging isang mananampalataya natin. Kasi, napakarami nating task na iniatang sa atin ng ating Panginoon. Being disciple, being followers of Christ, may mga task tayo eh. Minsan hindi natin nagagawa ito, no? And we ask forgiveness for that sa ating Panginoon. Amen? Amen. Diba? Minsan nakakaranas po tayo na may kausap tayo na kabahayan, no? Sabihin mo na yung the Lord is talking to you, no? Salvation, tell the salvation. Minsan hindi mo nasasabi. Hanggang sa, okay, sige ka man. God bless. So, you miss the mark. Sino pong nakakaranas mo ng ganyan? Tayo pong mga mananampalataya. Kasi meron tayong ano eh. Meron tayong communication with God. No? And God has spoken to us. No? Do this, do that for the glory of God. Amen, no? Sabi nga, ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Amen? But we thank God, no, as a Christian, we know naman na the Lord has extending our life. No, in-extend naman ng Lord yung buhay natin eh. Lalo na kung tayo po ay nasa gawain po ng ating Panginoon. Amen? Yung malusog tayo, napaka-importante niya. Si Perdi, kung hindi nagbakasyon yun, hindi nagka-COVID yun eh. Wala tuloy ng lusog. Sobrang lusog yan dati. Daming kausap na Arabo yan, Indiano. Hindi naman nagka-COVID, di ba? Sa Pinas pa. Siguro, marami kang... Ang suot mo yung mga alas mo nung nagpunta ka sa nagpa-swab test ka. Kinovid ka tuloy. Wala na bang natira? Oo, sabi mo, may hepa to eh. Baka yun ang nakita sa'yo, malayo ka pa eh. Manginilaw eh. Pero ayun nga, no? God is in control of everything, no? So makita po natin si Verdi.
sabi ko nga kay Joe, sabi mo na si Ferdi na makabalik na before February, no? Kasi may mga balibalita, baka mag-close ang airport kasi dumadami yung case ng mga COVID, no? So, thank God naman, no? At hindi ano naman, no? Alam naman natin na dumami man yan, ay hindi naman tayo pababayan ng ating Diyos. Amen? Amen. So, nakita din naman yung mga taga-TCF, no? Talagang malusog yan, no? Malalakas. Kami po, no? Si Pastor Oscar din po. Si Ellie. Yan. Madalas po kami, alis lahat, nasa customer, ano kami, na kumakausap eh. Yan. Si JC, di ba? Baka naman. Kumaya. Iba pala yun. Pastor, bukasan muna natin yung kita ni JC ah. Forgive me. Amen, no? Hallelujah. So, sabi nga, ang plano, sino ba nagplano na pumunta dito sa Saudi? Ako, takot akong pumunta dito nung araw kasi alam ko, maraming napuputulan ng ulo dito eh. Maraming napuputulan ng kamay. Sabi ko parang, tapos maraming nare-rape dito ng mga lalaki. Kasi nga, ang hirap ng buhay dito sa Saudi Arabia nung araw, no? Inabutan ko yan, nung nasa tindahan ako. Marami pa napabalita, may mga narik na kababayan natin lalaki, iniwan sa disyerto, ganyan. So sabi ko, ito yung mga naririnig ko nung araw na sa dyaryo, sa balita, na halos araw-araw may naririnig kang ganito na nangyari, no? Kaya sabi ko, parang ayaw pumunta dito sa Saudi, pero siguro kung hindi ako pumunta dito, eh, wala ako dito, di ba? Hindi mo nakilala siya si Jim. Hanapin ako niyan. So, God has a purpose in all of us, no? Sa lahat ng atin. No? Minsan, ang gusto lang natin is yung magtrabaho lang. But may bonus pa, no? Yung bonus natin, yung magkaroon tayo ng ministry sa church at maglingkod tayo sa ating Panginoon. Diba? Yun yung points natin, no? Sa ating Panginoon, sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Baka hindi pa tayo napatawad ng Lord kung hindi tayo nakarating dito sa Saudi Arabia. Ako, when it comes to Bible study sa Pilipinas, my spirit is not there, no? Talagang mainipin ako eh. Dito, tatlong oras, di pa tapos. Naantok na ako eh. Okay, Daddy. Nakikinig ako. Di ba, Pastor, ano? Nag-meditate ako eh. Di ba? Wow. Nakikinig ako. Alam ko yung sinabi mo. So, kung iisipin natin yung buhay natin sa buhay, no, ng dating mong pagkatao is malayo-malayo pa na. Sabi nga, yung kanta nga ng gustong-gustong kanta, no, na nakalimutan. Yun na yun. Give thanks. Hindi, yung ano, yung bang sa lahat ng tao ay sa lahat ng nilikha ng Diyos ay isa ka sa napili niya hanggang na maging anak niya. Amen? So, doon lang po ay napakalaking ano na yun eh. Napakalaking pagtabanan ng puso natin yan. Diba? So, sabi nga, mapalad tayo na kung tayo po ay naglilingkod sa ating pong Panginoon. Ephesians 5:2, pasahin po natin. Mahaba pa ito, ha?
Bahandi abuti ng ano? Ephesians 5:2. Basahin po natin. Buti na lang, mabilis ang Bible ngayon. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyon ng masarap na amoy. Yun. Doon lang po natin matatagpuan sa ating Panginoong Jesus po lamang. At wala na pong iba. Sa number one po dito sa ating pong word for today, forgiveness is necessary, no? Everything about why Jesus came into this world, bakit? And how He lived and died and rose again is about our need for forgiveness for sin. Sabi nga dito, forgiveness, well, forgiveness is necessary, no? Christ's death to us. So ano po yung napaka-importante? Sabi nga natin, napaka-simple na, no? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero yung nakapaloob doon, hindi pa pala natin alam. Marami pala nakapaloob doon, no? Why Jesus need to came in this earth, no? Kaya bakit? Kasi po hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Sino po ang magpapatawad sa ating mga kasalanan? Di ba? Nung araw kasi, pakita po natin in the Old Testament, no? Nag-ano sila ng mga hayop, no? Yung mga dugo ng hayop. But because the blood of Jesus Christ, yan po yung nagpatawad sa ating mga kasalanan. And Christ, kailangan siya po ay mamatay sa cross. Doon po sa cross ng Kalbaryo. Dito po sa number 2, forgiveness is not easy or cheap. Forgiveness is not easy. Sa tao po yan eh. Or cheap, no? Baka iniisip kasi natin, ba? Cheap naman na patatawain ko kagad siya. Kailangan magdusa muna siya, di ba? So, sa mag-asawa, patatagalin ko muna ito para mag-enjoy ako. Yung mga babae, di ba? So, kailangan magdusa muna ito. Ano po may paggalaw ako dito, may pagluluto at ano dito. Magawa ng paraan, no? Hindi ko sinasabi si atin niyo yun, ha? Wala akong binabanggit na pangalan, no? Babaytyan! Babaytyan atin niyo. Tagap daw sabi niyo. Ay, yun siya nagsabi nun. Romans 5:8. Siguro po maraming natatawa sa Pilipinas, ano? Amen. Romans 5:8. Basahin ko po, basahin po natin. Makibukas po tayo sa Bible po natin. Yan. That of what, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. So that is the reason why Jesus kailangan talaga siyang ipadala ng Diyos Ama dito sa lupa, no? Kailangan talaga niya na mamatay, no? Para po tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Without the blood of Jesus Christ, I don't know. Kailangan talaga yung blood of Jesus Christ na siyang magpapatawad sa atin. Dahil yun lamang po ang makapagbigay ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga, there is forgiveness, there is power.
yun po ay makikita po natin sa ating Panginoon. Maring ang tao, mapatawad ka ng kapwa natin tao, sa church, o sa family, sa trabaho, di ba? Minsan, hindi po minsan, madalas. Nagkapatawaran na, nagkaayos na, diba? Ay nakikilang pa si Satan. Pinalala pa, no? Eh, yung kapatid natin, eh, kasing kulit ni Perdi. Kinapon na ba? Eh, wala si Joki, nasa labas eh. Hindi ko na ako pwede sabihin si Sandy, eh, mabait si Sandy. Wow! Pasal naman. No. Hindi ka sigurado. Ay, mas mabait si Perdi dyan. Si Perdi mas mabait dyan. Hindi, lahat naman tayo po ay mabait na. Amen. Just because we can receive the forgiveness of God without paying does not make God's grace easy or cheap. Our salvation is the most costly gift ever given. Amen. Because of Jesus Christ. Amen. Who died for us. Siya nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. At kapag pinatawad na po tayo, hindi na po niya ulit-ulitin yun. Yung gabi mong kasalanan na naman, iingin mo na naman ang tawad yun, patatawarin na naman ang Diyos, hanggang hindi nagsasawa ang ating Panginoon. Pero huwag naman natin ulitin, no? Huwag natin sadyain, and then we will pray again, Lord, forgive me for what I've done. Sinadya ko man o hindi. Sabi nga, white lie lang yan eh. But there's no white lie. It's still a lie. Sa aming mga driver, ano yan eh, ordinary na lang. Mark na saan ka na? Driver eh, di ba? Pauwi na. O sige, sundin mo na ako dito. Mamaya may po si Joke. Traffic eh. Picture eh. May selfie sila ni Joke, no? Wala, nagkape muna. Wala, muwi pa, uwi na, di ba? Donut na. Traffic lang. Donut na, is coming. Traffic lang, no? Si Mark. Hindi, si Mark na din. Lagi na rin. Si Mark, mabait ko yan. Ayan, si Joe. Ayan yung bato ni Pastor to eh. Dito ka na kasi. Ayan yung bato to eh. Dito ka na. Hindi, actually, ang ako mas, I'm happy. Hindi mo na-reject lahat yung mas happy. Ako masaya po ako if you corrected me, no? Kung sino po yung nag-correct sa akin, I'm happy. Kasi nga, nararanong ko yung pagmamahal ninyo. Nararamdaman ko yung pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Amen. Me and Pastor Oscar, you can correct it us. Ay, mahal ko si Ate Jenny. Amen? Yeah. Ayan, hindi, nagpatawaran na kayo, di ba? Nungulit nyo na naman. Buti nandiyo si JC sa gitna. So, amen, no? So, masaya po, no? Sa loob ng church, no? May mga aso at pusa. Pero yun naman po, yung pagmamahal po, no? Pagmamahal lang po ng ating mga kapatid, no? Alam niyo yung Pastor Ben yan. Sabi ni Pastor Ben, kayo ni ating mo, para po sa aso po. Sabi po dito, when it comes to human relationship, it is so much easier to hold a grudge than to initiate reconciliation. Nako. With a forgiving spirit. Yet, that is exactly what God does and what the Apostle Paul told us to do. Be kind to one another, tender-hearted,
forgiving one another as God in Christ has forgiven you. Ito po ay makikita po natin sa Ephesians chapter 4 verse 32. So, doon pa lamang po ay tinuturuan na po tayo ni Apostle Paul. Pag-usapan po natin si Apostle Paul. Sino ba si Apostle Paul bago siya maging lingkod ng ating Panginoon? Amen? Diba siya po yung isang kritiko ng mga Christian. Ano, mamamatay tao? Diba? Persecutor. So makikita po natin in the life of Apostle Paul, nung bago siya gamitin mightily ng ating Panginoon, marami siyang ginawa sa mga mananampalataya. Persecuted lahat. Kung ano-ano mga ginagawa, but at the end of sa kanyang buhay, ginamit siya ng ating Panginoon mightily sa kanyang pong ubasan. Amen? Ganon din po tayo kasi nga we are a sinner. Lahat naman tayo ay nagdaan, no? Depende po yan. Sabi nga, kasalanan, maliit man o malaki, that is still sin, di ba, no? Hindi naman sasabi na ito yung kasalanan mo, bibilangin lahat, no? Ask forgiveness from the Lord. At siya lang po ang makakabigay ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Be kind to one another. Tender-hearted, forgiving one another as God in Christ has forgiven you. So, sa ating po, no, sa ginawa po ng ating Diyos sa atin, mahal niya tayo eh. Sabi nga, for God so loved the world, no? Kasi nakita ng Diyos Ama na nahihirapan ang mga tao sa lahat ng mga kasalanan ng mga nagagawa. Pumunta tayo sa number 3. Number 3, forgiveness is always the right answer. Makita po natin yan sa Romans 5:8 saka sa 2 Peter 3:9. Buksan natin yung 2 Peter 3:9. Basahin po natin. Second Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipag-sisi. So nakikita po natin, no, hindi nag papaliban ang ating Panginoon kung tayo po ay nagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan, no? Sabi nga, isang mas, no? Pag hinatan tawad, andyan na po kagad yung forgiveness ng ating Panginoon. Sa tao po, hindi eh. May isang linggo, isang buwan, isang taon, may 5 taon, di pa napatawad eh, di ba? Makamatay na lang, ayaw pa magpatawad. Diyos ko po. Yun naman po yung hindi natin dapat abutin, no? Kasi, if you love God, you love the people, no? Na kapwa natin na nilikha ng Diyos. And if you want to inherit yung heaven na gusto natin, we need to forgive. Forgive and forget. Forget. Diba? Hindi yung forgive, and remember. And remember. Diyos ko po. So, nahihirapan po tayo. Sino po nahihirapan po doon? Tayo rin naman po ang nahihirapan po sa ating mga ginagawa. If you believe this, you also see the burden of starting the process of forgiveness is on the person who was wrong,
that is difficult, but the way the Lord has created us does not, even for 1 minute, come close to entertaining the notion that you can shift the responsibility of the first move from the one who has been wrong to the one who has done the wrong. If someone has done you wrong, it is up to you to make the first move. The ball is in your court. Forgive me, Brother Mark. Nanalo kami kanina. Ay, napunta sa court eh. Masakit pala ba talo? Ay, nararamdaman kita kanina eh. The ball is in your court. Bro, forgive us pa. Siniko ako na kasi. Kulingin ang tawad, alam niya matin siya. Eh, napasin ko kasi si Mark pala yung bro eh. Sorry bro ha. Hindi kita nakita kanina kagad eh. Alam ko yung referee. Kumpare yung referee. Sabi nga, if someone has done you wrong, it is up to you to make the first move. Actually, ang first move, maging sa panliligaw nga, ang hirap eh, di ba? Eh, doon pa kaya nahingi ka ng tawad. Pero, kung nasa heart mo, gagawa ka talaga ng paraan, no? But kung nagdadalawang isip ka, baka suntukin ako nun eh. Di ba? Baka mamaya, hindi pa ako nagsasalita eh, palayasin ako kagad. Wala ka pa nga sa first move eh. Hindi ka pa nagpe-first move. Parang sa panliligaw yan, no? Eh si atin yun, nahihiya pa yan noon eh. Eh nag-first move, text pa noon kasi 25 halalo yung text noon. Ah, piso! Piso ang text noon. 1 real. Kaya pag nag-load ka ng 20 real noon, 50 real, saka 100 lang load noon eh. Wala pa yung 10 real, wala pa yung 20 real. Isang text, 1 real noon. Oo, bilo mo tinitipid ko yung load ko, eh magte-text yung ate mo. Alam mo naman hindi ko sagutin. Diba? Eh nag-text eh. O mukhang may outside, hindi ko lang bumamaya. Sabi mo, relax ka lang dyan. So, ganun po yun. Tapos huwag ko nang dagdagan. Mamaya. Oras mo ngayon. Sige na ba? Di ginagawa ko, natawag ko sa cabin. Para medyo mura, no? Saka doon makikita mo yung presyo kung magkano yung babayaran mo. Eh, biro mo. Tuwa ako ba? Mukhang kakain ako ng 5GB mamaya, di ba? No? Kakain, no? Eh, napatagal yung usapan yun ng girlfriend mo. Boyfriend pa niya ako noon. Maya-maya, parang magiging itlog na lang yata yung ulong ko ngayon na. Parang dami na yata ng babayaran ko. Nagmamadali ito ngayon. No? Sige na, no? Kasi one real na lang matitira sa pera mo, eh, di ba? Humirit pa. Eh, naging zero. Naku. Wala yata ako inulam, ha? Ang kagandahan dito kasi sa Saudi, pagka marami kayo sa plat, di ba? Yung mga nasa lamesa. Kapag nasa lamesa, pinakakain na yan. Bukas ka dyan, no? Parang nasa kalimberya. Di ba, no? Mukhang masarap to, ha? Di ba, no? Okay, ulam ka, di ba, no? Okay lang yun, no? Kasi ganyan ang magmahalan yung mga ano eh. Yung mga nasa plant eh. Ang usapan, anong nasa lamesa, kakainin natin yan, di ba? Eh, kahit wala kang pera noon, parang nasa kalendera na humili ka. Kulang na lang sabi ko, pwede nga ako nito, di ba? No? Di ba, no? So, yun po yung kagandaan, no? Actually, nung nasa shop pa ako, sa tindahan pa ako, marami yung kasamang mga cook sa Shaoli. Marami pang ano nung Filipino restaurant nung araw sa balad eh. Yung kasama ko sa bahay, sa plat, cook din yun, no? So, pagdating ko ng tanghali, may mga ulam na doon. Bibili ka na lang ng bigas. Yung 5 kilong bigas ko nga nun eh, naabot pa ng 3 weeks.
Kasi Jeff, eh, pagbukas nun, hindi gagalawin eh. So, yun po, no? Sabi dito, it is up to us to make a move. Mas maganda po kasi talaga kung tayo po ay may kasalanan, hindi po pwede yung ginawa mo ng kasalanan ang magpe-first move. Tandaan po natin yan, no? Kailangan ang mag-first move kung sino po yung mga nagkasala sa ating kapwa. Yun po yung napaka-importante nun. Kasi po, dapat maintindihan natin na you do something wrong at kailangan ito ay ayusin mo with your own. Diba? Maring, let's say kung naiyak, gumamit ka ng kapatid, gumamit ka ng tao. Sa paliligaw, ganun din yan eh. Torpe. Diba? Eh, gagamit ka ng sabihin mo naman ganito, ganyan, no? Ganun. Eh, mas gwapo sa'yo yun. Makita mo, silang dalawa na pala ngayon, di ba? Tulay-tulay. Tulayan ng kagustuhan. Secret lang. Eh bro, eh kasi, kung ano yung sabihin mo, sinasabi ko sa kanya. Akala niya ako yung nanliligaw. Patawarin mo ko. First move, di ba? Ganun naman talaga. So may mga kasalanan tayo na dapat ayusin. Until now, no? Kung sino po yung may mga kasalanan na dapat ayusin, ay kailangan ayusin natin yan, no? Para po tayo sa glory ng ating Panginoon. Amen. Amen? Okay. Basahin po muna natin yung pang-apat. Yan. Forgiveness is the beginning of great blessing. Kapag tayo po ay nagpatawad, masaya tayo, no? Amen. Amen, no? Talagang blessing upon blessing to be followed, di ba? Ano? Yung masaya ka, no? Na nagkaroon ka ng peace of mind, no? Na wala ka ng iniisip, no? Kasi ang hirap matulog kapag merong kang kasamaan ng loob, no? Kaya nga sa mag-asawa, pagka nakagawa ka ng kasalanan, bro, kung gusto mong matulog ng maaga, humingi ka na ng tawad ka agad. Para makatulog ka ng maaga. First move, kailangan, di ba? Diba? Kailangan, first move, no? Ganyan din yung mga babae, syempre, eh. Yung kukulit niyo yan eh, alam-alam ang kabilang, di ba? Kailangan yung ano yan, bot yan. Hindi mo pwedeng lalaki lang, di ba? Forgiveness is the beginning of great blessing. Napakasayang pakinggan, no? Na yung bang, you are blessed by God, no? Nang dahil sa mga ginawang pagpapatawad sa ating kapwa. Like Jesus Christ, no? Without Jesus Christ, wala namang kabuluhan itong ginagawa natin. Without the forgiveness of God, walang kabuluhan itong ginagawa natin. Diba? But there is a forgiveness through the blood of Jesus Christ. Amen? At may kabuluhan lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. So, to God be the glory. Amen, no? Amen. Hallelujah sa kanya pong mensahe sa araw nito. At ang conclusion, the centrality of God's message to the human race in general is grace, forgiveness, and reconciliation with the God who made us. So, napaka-importante po niya, no? Napaka-importante sa buhay po natin yan. No? Ulitin ko lang, no? The centrality of God's message to the human race in general is grace, forgiveness, and reconciliation with the God who made us. Napaka-importante po niya, no? As a Christian, as a leader, kailangan
ganapin po natin yan, no? Sa ating buhay. No, masaya po na wala tayong iniisip na may nagkasala sa iyo o may nagawa ng kasalanan sa ibang kapwa, no? So, yung pamumuhay tayo ng maayos, di ba? No? Sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan po ang huli. Amen. God bless everyone. Amen. Amen. Hallelujah. At ngayon po ay first Friday of the month. Sa Pilipinas po, sa manlugar kayo ng inyong bahay, mag-prepare po tayo ng maliit na tinapay o kaya yung gusto nyong inumin ay juice, water, or soft drinks. Ilagay po natin sa maliit na baso. Meron po tayong breaking of the bread. Ngayon pong first Friday of the month. Amen. So may kanta po tayo, mga kapatid. Kanta muna tayo. Sayo po tayo.